Welcome back mga ka-adventure. Another day is another adventure. And again, kung bago ka pa lang po sa channel na ito, mag-subscribe na kayo para update kayo sa lahat ng ating mga bagong adventure na ginagawa na gaya po nito. Maraming salamat and God bless you. Good morning mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sipag ng taga-hugas oh. Sada mo na ang tagahugas ngayon. Kain tayo mga adventure. Biglaan, kalakot tanghali pa. Hindi pa tayo nakapag-charge ng mga gadgets natin. Datayo daw kami ulit. Inilabuhay isla. Muna naman tala habang kalmada pa. Sige mga adventure. See you around. Adventure, nandito na kami sa laot. Ang pangalan ay Basco. Welcome back, Basco. Dito natin nakuha yung ating malaking red bus. At dito dalawang beses sumablay si Boy Isla ng tangigi. Kaya tara mga adventure. Again, sabi ko nga sa inyo na pahinga lang kami ng isang araw nga lang pahinga namin eh. Dalawa, no? Salang yun sa atin. Ah, okay. Tapos daya ulit. So, ayan. Samantalahin natin yung pagkakataong ito dahil by Monday po ay amihin na. At kami naman ay matataranta maghanap kung saan kami susok-sok nito kapag malakas ang amihan. So sige mga adventure, we'll see you down there again. Maraming salamat po sa inyong patuloy na support at pagtiwala at pagtangkilig. So God be the glory and God bless us all. Let's go! Nauna akong matapos mag-setup ng mga gamit ko mga ka-adventure, kaya nauna na rin ako mag-dive at ito ang ating unang nakitang target sa araw na ito, isang cuttlefish or tauban po. And then napakarami sana nito, kaya lang lumayo na yung dalawang mas malalaki. So dito na lang po tayo nag-focus sa isa. Gaya po ng sabi ko na napaka-paboritong kainin ng mga pating itong pusit. Kaya siniguro po natin agad ito at nilagay sa bangka. And then bago bumalik at naghanap ulit ng panibagong target. Simula nung una naming napuntahan itong bahura na ito mga ka-adventure ay talagang napakarami na ng mga ilak dito. At napakalalaki din at syempre nagbawas na rin tayo ng isa, panigurado, kasi hindi ganun ka-active yung mga pelagic. Meron sanang malalaking dugtutuna, kaya lang ayaw naman palapit. Hindi natin na-tsempohan yung mga king mac na nakita nung dayo nila Buhay Isla, pero sana ay makaanak pa rin tayo. Another dive in another great fish na mga ka-adventure. Tingalin or yung nahuli natin na red bass, kaya lang napakailap naman. Ayoko naman siyang tirahin ng alanganin kasi baka sayangin lang natin at makawala at matakot pa dahil hindi natin napuruhan. Another dive at may nakita tayo dito ng sweet lips, oriental sweet lips mga ka-adventure, kaya lang nung titirahin ko na siya ay lumayo naman yung isa, tapos
yung ating nakalock target ay pumasok naman sa bato at ayaw ko namang ma-stuck yung shaft or tumama sa bato. Kaya hindi po natin natira. And then habang nasa ilalim pa po ako ay may grupo ng mga slender unicorn na dumaan. At ito na lang po yung aking pinagtuunan ng pansin at nakahuli naman tayo. Pagkahatid ko po ng isda sa bangka mga ka-adventure ay eto. Inarihan nila ng husto yung bangka para tumapat doon sa area kung saan nakapana si tangay kulot ng luba. Luba! Ha? Asa? Oh, naka... Ano mga adventure? Nakatauban or cuttlefish, slender unicorn at isang ilak tayo. Sila tangay kulot, nakadali ng luba. At marami na rin kami nahuli. Sakto-sakto na pangulam para mamaya. Lalong-lalo na yung ilak. Ihaw natin yung ilak. Sige. Medyo makulimlim yung panahon natin today, eh, no? Kaya kami ay tutungo na sa aming next destination. Sige mga adventure. Along the way mga ka-adventure, habang papunta kami sa isla ng Nangalao ay grabe yung ulan. At kung napanood po ninyo sa vlog ng Primitive Islander sa video ni Tangay Kulot na napakarami po ng mga tornado or mga ipo-ipo sa paligid. At hanggang makarating kami sa isla at maging sa paghahanda ng aming pagkain ay patuloy pa rin ang pag-ulan at walang tigil. Ang ganitong moment mga ka-adventure ay nag-remind sa akin nung ako po ay lumalaot at nangangawil pa na kung saan kami abutan ng malakas ng ulan ng subasko or ng bagyo ay nasa laot at kumakain habang umuulan at natutulog habang nakaupo. So kudos po dun sa mga mangingisda na talagang nagbubuwis buhay para sa pamilya. Adventure, samahan nyo kami. Let's claim our blessings today. Balik tayo doon sa nahulihan natin ng wahoo. Continue later kapag maliwanag na. Medyo madilim pa ng konti. Alas 6 pa lang po ng umaga. At salamat sa Panginoon na gumanda na ang weather. Wala nang ulan. Grabe ulan kahapon. Here na mga adventure. Let's go! Maraming salamat po. And let's do more adventure. All good and ready na mga adventure. Day 2 ng amin pong dayo. At ito kagad ang sumulubong sa akin, yung grupo ng mga batfish or mga bayang. And kagaya po ng sinasabi ko sa inyo na kapag ganito po kaamo at ganito kalapit yung mga grupo nito ay hindi po natin tinitira yan. Nag-focus tayo dun sa mga paisa-isa na hindi natin matitreten yung buong grupo na ito.
Ayaw pa rin umalis itong grupo ng mga bayang mga ka-adventure kahit na sumisid na si Tribo Gino para tumira ng grupo ng mga Lipti. Meron ako nakitang dalawang Yellowtail Trevally mga ka-adventure at kakasunod ko nito ay na-lead ako dito sa spot na kung saan nag-aantay itong lapu-lapu or suno. And then hindi ko natira yung dalawang Trevally ngunit dito ako nag-focus. Hindi nakapalag yung lapu-lapu mga ka-adventure dahil nung natamaan siya sa pisngi ay tumago sa buntot, so double murder yung pagkakatama sa kanya. Pagkaahon ko mga ka-adventure ay eto, umaligid-aligid naman yung dalawang Trevally. Nag-reload agad tayo pagkatapos nating ma-secure yung isda, ngunit ayaw talagang palapit at hindi natin tuloy sila natira. Another amazing moment na naman sana mga ka-adventure, nakita tayo ng pelagic king mackerel or tangigi, kaya lang ayaw talaga palapit ng gusto, tapos may kalakasan na ng konti yung agos and sad to say, hindi natin natira. Ito na yung pangatlong pagkakataon mga ka-adventure na nakita ko yung tanigi or tangigi, tapos nitry ko po itong tirahin kaya lang hindi siya inabot ng ating monoline kasi maiksi na. And sabi ko nga sa inyo, kailangan talaga nating magpalit ng bagong monoline setup pag dumating na po yung ating in order. Four times na akong nag-attempt na sisirin at lapitan itong dalawang giant trevally or mamsa mga ka-adventure, ngunit lagi silang lumalayo. And then pag-aahon ko ay bumabalik na naman. And then finally nung pang limang baba ko po ay hindi na talaga sila natataranta o natatakot kapag lumalapit ako at lumapit pa siya nung sobrang lapit ko na sa kanya, kaya nagkaroon ako ng perfect timing talaga, perfect shot para ma-secure ang isdang ito. Sobrang powerful talaga yung isdang ito mga ka-adventure kapag hindi na stone shot. At ayan, kita nyo naman ang aking 21 nadipa na line papunta sa buya ay inubos niya. At talaga namang ayaw paawat maging ang buya ay inilulubog niya sa sobrang lakas ng power niya. At hindi ko lang talaga hinayaan na manglaban siya ng manglaban ng husto dahil nga po baka isabit niya ito at hindi natin ma-recover. Dulo na ng buya ang aking hawak mga ka-adventure at patuloy pa rin siya sa paglangoy dahil sa unahan ko ng bahura ng kantuhan ay napakalalaki ng bato at napakaraming grupo ng mga slender unicorn at syempre yung grupo ng mamsa na andun pa. Thank you.
nung ikiniskis niya mga ka-adventure yung shaft sa corals ay ayan, tumagos kaya talagang hindi siya makakawala at nanghina na siya. Kaya totally na-recover na natin itong islang ito. Kau foto itu, lama nak bakar tuhan. Bagi dah lama besar. Alam kau, lama kau. Ya pilih. Ya. At dahil may kalaliman mga ka-adventure yung spot na nakuha natin ng mamsa, hindi masyadong mag-i-enjoy sila tangay kulot maging ang grupo sa paghahan. Kaya nag-move on na lang po kami at lumipat kami ng ibang bahura para sa aming pangalawang spot sa araw na ito. Manahuli natin today. Labo-labo, laki mo. Magdiwa ng pangulam mga talaga ito. Second spot mga adventure, batch rip, batch rip, bus trip, daming tawag. Nandito kami sa nahulihan ni Buhay Isla ng Talakitok tsaka ni Ariel Fisherman, tapos yung tawag nito, barakuda ni Tangay Randy. Ah, Tangay Kulot para sa. Yo, no. Tapos luba ni Tribo. Tribo Dilio. Dilio. Sabihin ko naman, Tribo Kulot. Si mga adventure. Luto na yung niluluto ng ating kusinero. Baka kumain muna kami bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pong pakikibaka sa araw na ito. Aba, pakikibaka. Awesome, guys. Buksan na ang meron dito. Yun. Yeah. Makibaka. Yun. Ilak. Yun, no? Sabaw-sabaw na mga ka-adventure. Yun, no? Kain muna kami mga ka-tribo bago kami mag-aaral. Gusto ko mag-ihaw mga ka-adventure kaya nag-ihaw tayong talaga ito. Kaya Yun! Kain na ako mga ka-adventure, sana tapos na! Sinigang na ilak mga ka-adventure. Huli ni... Sino ka huli ng ilak? Ako! Tangay Randy. Tangay Randy payat! Sol na! Managan! Yeah! Managan! Punili ni Native Channel yan. Tumik kayo. Sige. Pamana mo dun. Ano, itong pana natin dali. Ay, kung naman ang kamera. Ang maligtig ako na umakawak yan. Walang takas. Ano kayo? Pinakamaganda sana yun nung mag-abay kayo. Ano, kahit ganyan lang kayo katib na itong kabilang katib, ganyan. Ako pag inat, sa ginat lang. Kaya, kung tipi mabla ko, may na tayo. Tamay mo siya kayo. Nakita mo noon yung video natin dun sa kanip kung sabay-sabay yung pana? Busog tayo. Ayun, pinakamaganda. Oh, balik.
Ya, ambil kemudian, ya, kemudian, ya. Bu ya, ini tip. Mana ya? Pinggah. Boleh mandi tu, Dei? Mana? Pinggahnya. Hah? Pinggah. Abang kumakain mga ka-adventure, si Boy Isla yun, oh. May huli na. Ay, takot tayo yun. Ayun, oh. Pagkalaki. Abo! Mamaw! Laki mga ka-adventure. Abo! Laki! Laki talaga yan. Yan ba, G? Laki talaga. Alos din pa ako tapos kumain mga ka-adventure. Sila nandun na, layo na nila. Takay kulot, nakakuhalo huli na kagad ng kauban. Saan kong talaga itok? Pinihaw, tsaka yung lobster. Kain pa rin, kain, kain. Yung mga ka-adventure, nagsisigawan na sila. Baka nakadali na ng malaki. Ako nandito pa. Time check, 12:37 na. Alas 11 kumakain tayo. Isang oras na mahigit yung pahinga natin. Hirap sumisid ng busog eh. Kaya tara, baba tayo. Makigulo tayo sa kanila. First dive mga ka-adventure dito sa aming pangalawang spot sa Basco. At eto, sinalubong agad tayo ng mga grupo ng barracuda. Kaya lang nabawasan na pala ito ni Buhay Isla. Kaya pala medyo may kailapan na ng konti. At namimili sana tayo pero hindi tayo nakatira. Ito namang shot mga ka-adventure, ang isa sa pinaka sobrang hinayang ko. At hindi ko alam kung ano ang dahilan bakit ganito ang nangyari. Hindi ko tinamaan mga ka-adventure. At right after pagkatapos kong iset up yung pana ay eto, quick dive agad tayo dahil may trevally na umaligid-aligid at this time ay napakamo kaya nasecure natin ang maayos. For this afternoon, second dive mga ka-adventure ay nakaisang isda lang tayo at bumalik na rin tayo sa bangka and dahan-dahan na rin po kaming bumalik sa bangka at sa isla dahil medyo sumasama talaga ang panahon. Go! Walay ko ha! Adventure, pawi na po kami. And again, to God be the glory for all the blessings na nakuha namin sa Dayo. And sa guidance rin at the same time, even though talaga hindi ganun kaganda ang weather, especially kagabi, inulan kami. Pero ayos naman ang naging outcome, sobrang payapa. At kung mapapansin nyo, talagang ibang klase yung weather. Yan mo. Napakaulap sa taas, tapos sa baba ay dark. Tapos parang may ulan. And then sa taas, clear naman yung problema. Kailan dyan sa mga isla ay talagang iba yung lagay ng panahon. So ayan mga ka-adventure. We're on our way going back home. Go! Mga ka-adventure, malapit na kami dito sa isla. At malapit na rin ang ulan.
Doon. Oh, laki naman 'yan. Grabe 'yan, boy. Hay. Okay kayo? Buto mga adventure. At since na hindi magluluto si Chairman dahil fiesta ho dito, nagluto siya ng ulam Santo Niño po. So kagaya po ng sa Cebu. Ito nagluto siya ng dinuguan. Tsaka hindi ko alam kung apretada to. So yung santa laki ito po ay inais. Ah, pati yung suran pala. At suran ilak, yung ilak po ay bukas naman yung ulam, tapos yung talakitok naman ay ipapadala sa bayan. Mayroon kasi nga teacher na nag-ask ng pangulam, so pinadalahan po natin. Ayan. So sige mga adventure, kain tayo. Yung mamsa pala natin 11.5 kilos mamsa. Yummy, kayo.